Iba-iba ang reaksyon ng mga magulang at estudyante sa pampublikong paaralan kaugnay na implementasyon ng full face-to-face classes sa public schools simula sa November 2. Pero sasapat naman kaya ang mga silid-aralan na problema pa rin sa ilang paaralan sa bansa? Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, anong sabi ng mga nakausap mo? Fine, good morning. Alam mo, hatinga yung opinion ng mga nakausap ko ng mga estudyante, maging magulang, kaugnay doon sa inilabas sa Department Order ng DepEd kung saan pagdating sa November 2 ay kinakailangan na 5 araw na yung pasok ng mga estudyante sa pampublikong eskwelahan. Samantalang doon naman sa mga private school, Ivan, ay maaari pa rin sila magpatuloy doon sa tinatawag na blended learning at full distance learning kahit pagkatapos ng November 2. Simula sa November 2, full implementation na ng face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan. Ibig sabihin, 5 araw na ang in-person classes. Hindi napapayagan ng blended learning, maliban na lang kung kasama sa exemption na tinukoy ng regional director at yung mga klase na nakansela dahil sa kalamidad. Sa Batasan Hills National High School na isa sa may pinakamalaking populasyon sa secondary education sa buong Quezon City, in-school of school approach ang ipinatutupad. Hinati sa 2 set ang mga estudyante ng bawat section. 2 hanggang 3 araw ang pasok nila kada linggo depende sa schedule. Ang grade 7 student na si Prince maging ang kanyang nanay, pabor na maipatupad na ang 5 araw na face-to-face classes. Ate yung modular din, di ko kaya. Mas gusto po yung face-to-face na talaga. Mas okay po yung araw-araw, face-to-face sila, pero mag-ingat pa rin. Ganun. Mas maganda pa rin naman yung araw-araw, face-to-face na, para may natutunan yung mga bata. Pero ang mag-inang Lovely at Jennifer, mas gusto ang blended learning. Mas maganda po yung parang alternate po. Kasi po pag yung tuloy-tuloy po yung pasok po na Lunes hanggang Biyernes po, parang hindi po makakagawa ng mga assignments po na parang hindi po magagawa lahat. Mas okay po yung pasok nila ngayon na 2 days or 3 days po away kasi meron pa po tayong pandemic. Saka po pag wala naman po silang pasok, meron po silang mga activity na ginagawa po sa school. Samantala, Ivan, bago tayo umere, nakausap ko ang principal nitong Batasan Hills National High School na si Dr. Eladio Escolano. Sabi niya, may mga programa na kayang implement yung full face-to-face classes dahil malalaki yung classroom. Pero aminado din si Dr. Escolano na may kakulangan sa mga classroom kaya posibleng blended learning pa rin ang maipatupad kahit pagkatapos ng November 2. Nasa 18,795 po mga estudyante rito mula grade 7 hanggang grade 12. May morning shift yan at meron ding afternoon shift. At alam mo, Ivan, bago pa magsimula itong school year, hinati na sa 2 yung ilang sa mga classroom dito para ma-address nga yung kakulangan sa classroom. Pero hindi pa rin daw sapat yan kapag ang pag-uusapan na ay yung full implementation ng face-to-face classes. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.